Hi guys, magandang araw. So ako pala si Romel Osea. So nandito ako sa campus ng Goa National High School ngayon para gumawa ng isang vlog. So bago ko pala simulan yung aking vlog, so bigyan natin ng baliktanaw ang paaralang ito, kung paano ito nagsimula at kung ano ang itsura nito 10 years ago. So makikita nyo sa aking munting video kung paano naging progresibo ang paaralan sa paglipas ng panahon. Sana ma-enjoy ninyo ang aking vlog. Salamat! So ayun guys, ang itsura ng Goa National High School 10 years ago. So hindi pa siya ganong maganda. So yung bilang ng estudyante ay kakaunti pa din. And then hindi pa masyadong maganda yung kapaligiran. So ngayon tignan naman natin kung meron nga bang pagbabago o improvement na nangyari sa school after 10 years. So, ito yung bagong gate ng Goa National High School, guys. So, kung makikita nyo, kung ikumpara nyo 10 years ago, so, napakilaki ng pinagbago at improvement na nangyari sa school. So, ngayon, guys, tignan naman natin yung loob ng campus kung meron bang nagbago or wala. So, guys, nandito ako ngayon sa main gate ng Goa National High School. So, kung mapapansin nyo, may machine na nakalagay dito sa aking katabi. So, ito yung bagong sistema ng paaralan. So ang tawag dito ay automated ID system. So, ito yung system na kung saan so, hindi na kailangang magmano-mano pa ng school para makita yung record ng mga estudyante at mga staff ng school. So sa tulong ng machine na to, mamomonitor ng mga magulang kung anong oras pumasok at lumalabas yung mga kanilang anak sa paaralan. And then, syempre sa mga staff na rin ng school. So malaking tulong yun para maiwasan yung mga nagkakating classes at mga lumiliban sa class. So guys, nandito na ako sa loob ng campus ngayon. So tignan natin kung meron nga bang nagbago or malaki nga bang pinagbago ng school. So kung makikita nyo sa video, so ayan, so napakalinis, organisado yung buong paaralan at maraming istrukturang itinayo makalipas ang 10 taon. So guys, kung makikita nyo yung building na nasa likod ko, so yung dalawang mahabang classrooms, so yan yung classroom ng mga grade 7. And then, yung nasa gitna ay isang covered court na kung saan
kung may mga malalaking okasyon na ginaganap ang paaralan at kung may mga bisita, so dyan ginaganap. And then dito naman sa bandang kaliwa, so kung makikita nyo yung building na yon, so yon yung building ng mga automotive, mga grade 12 na automotive na kung saan, so actual na nilang ginagawa yung kanilang mga pinag-aralan noong grade 11. So basically yung Goa National High School guys is K-12 ready na rin siya. So meron siyang 11 and 12 of course. Okay guys, so yung building naman nakikita nyo sa may bandang likuran ko, yung nakaharap dito. So yun yung building ng senior high school grade 12 students naman. So andyan yung iba't ibang strand na kinuha nila. And then yung sa may bandang kanan naman is yung building ng grade 11 students. Okay guys, so yung Goa National High School nga pala is K-12 ready na. So ito yung mga courses na ino-offer ng school. So yung una is STEM, so about engineering or the science and mathematics and engineering. And then yung pangalawa is ABM, about accountancy, business and management. So yung gusto yung i-pursue yung business career, so ito yung pwedeng kunin nila. And then yung pangatlo is the ICT, so all about information technology. So kung gusto nilang i-pursue pagdating ng college, so ito na yung kukunin nila para mas magkaroon sila ng idea about sa information technology. And then yung pang-apat is HUMS or the Humanitarian and Social Sciences. And then yung panghuli is automotive. So yung automotive is all about mechanical. And yun guys. So okay guys, so kung makikita nyo sa bandang likuran ko, so may ongoing na construction ng building. So yan yung bagong ipinapatayo ng paaralan na building para sa mga senior high school. So syempre habang tumatagal yung panahon, nadaragdagan yung mga enrollees sa paaralan ito. And then syempre para ma-accommodate na rin yung lahat ng mga estudyante at magkaroon sila ng comfortable na classroom, so kailangan dagdagan pa yung classrooms para mas matuto sila sa kanilang mga lessons. So guys, yung nakikita nyong building sa likod ko is a building para sa special program ng school. So from grade 7 to grade 10. So ito yung tinatawag nila na STE or yung Science, Technology and Engineering Department. So basically guys, yung mga estudyanteng mahilig sa science and technology and then engineering, so ito na yung magandang opportunity para i-take up nila. And then para pagdating nila ng kolehiyo, hindi na sila mahihirapan sa kursong kanilang kukunin. Okay guys, so yung building na nasa likod ko is yung administration building ng school. So may dalawang departamentong nakalagay dito. So yung sa kabilang side is yung office of the principal. And then itong sa kabila namin is yung registrar ng school. So yung registrar ng school, so nandyan lahat yung record ng mga estudyante. So from grade 7 to grade 12. And then, so nandito rin yung pala yung accounting and cashier section. So yung mga babayarin ng mga estudyante sa school, so dito rin sila nagbabayad. Okay guys, so yung building naman sa likod ko is yung building kung saan may tatlong offices. So yung una is yung school clinic is nandito rin. Yung guidance office is nandito rin. And yung pangatlo is yung office ng Parents and Teachers Association. So tignan natin guys. Okay, so kung makikita nyo guys, meron din silang Child Protection Committee. So yung chairman nito is yung principal namin, so si Ma'am Rosemary. And then yung guidance counselor si Ma'am Luminada Ariola. And then yung members nila is yung barangay captain ng Taytay Goa, Camarines Sur. And then yung PTA president si Mr. Marlon Moran. And then si Sir Salvador Sadya or si Sir Sadya, so sa yung discipline officer. And then si Sir Jesus T. Beloy Jr., so yung faculty president. And then si Denise Trinidad is the SSD president. So
along with their contact. So pwede nyo silang i-contact. So kung may nangyari man na child abuse or something na hindi maganda sa school. So sila yung mga taong pwede nyong kontakin. Okay guys, so yung sa may bandang likod ko is yung transparency board ng school. So nakahati siya sa dalawa. So yung isa is yung transparency board ng school. So ito yung about sa maintenance and other operating expenses ng school. So makikita nyo dito kung ano yung mga ginastusan ng school, ano yung napuntahan ng mga proyekto. So basically siya yung pinaka, kumbaga yung pinaka financial report ng school. So kahit sino pwedeng tignan to. So ayan. And then yung pangalawa naman is yung announcement board ng school. So nandyan yung administration, yung accounting, kung mga may babayaran, yung registrar, kung may mga problema yung estudyante. And then yung sa guidance naman. And then yung sa babang part naman is yung department, labs, and organization. So nandito yung dalawang department, yung junior high school and then the senior high school. So yung sa bandang kanan is mga organization na nabuo sa school ng mga junior high. And then yung sa bandang kalawa is yung mga organization ng senior high school students. Okay guys, so dumako naman tayo sa mga achievement ng school. So about sa Brigada Contest. So yung Goa National High School lang naman ang nanalo sa division level. So yun, and then of course sa regional level. And then hindi rin nagpatalo ang Goa National High School. So isa siya sa mga pinakamagandang National High School sa buong Pilipinas. So National Award din pala si Goa National High School. So something na pwede tayong maging proud. So ayan, kung makikita nyo, sobrang linis at organisado ng school. So salamat sa aming butihing principal, sa mga guro, mga estudyante, at higit sa lahat yung mga parents na walang sawang sumusuporta para sa school. And then, para sa kanilang mga estudyante na rin. Okay guys, so yung Goa National High School nga pala is founded 1995. So, kung bibilangin natin, so 23 years na siya in existence. So, habang tumatagal is mas lalo pang nai-improve yung school. And then, sa paglipas ng panahon, syempre nadaragdagan yung mga estudyante. And then, siyempre yung mga guro nating mga very competent teachers. Okay guys, so thank you for watching my vlog. So I hope na-enjoy nyo yung aking ginawang vlog. And then kung meron kayong comments or suggestion na pwede ko pang idagdag sa aking vlog, so feel free to suggest or follow me on my Facebook page, so Romel Osea, or sa aking YouTube channel, so same din, Romel Osea. So kung may suggest kayong pwede ko pang gawin or improve, so open naman ako. So maraming salamat guys and good day.